So, balita po noong nakaraang ika-3 ng Mayo ay may usapan na daw ngayon na ipinapasok si World Boxing Champion at Philippine Senator Emmanuel Manny Pacquiao. Uy, nako, lalaban na naman. Aakyat naman siya sa ring, no? Nako, dapat po preno muna tayo, no? Preno muna Manny Pacquiao dahil mukhang hindi na po maganda, no? Hindi na po maganda yung iniisip mo ngayon na mag-iisang taon na lang natitira bago ang eleksyon. Ay lalaban ka pa, no? Ay napaka-rami mo na nga yung absences. Kahit na nangako ka noong nanalo ka bilang senador, sabi mo, hindi ako mag-absent. No? Papakita po natin yan. Baka nakalimutan na ni Manny Pacquiao yan. Pero number one in absences, si Manny Pacquiao. Alam ba ni Manny Pacquiao na under the rules of the Philippine Senate, yung trabaho po ng senador ay mag-attend ng sesyon. At as much as possible, binagbawalan po sila na mag-absent unless na on official travel abroad o nagkasakit. At alam nyo ba na dapat po o may kapangyarihan po ang Senate President na pag parati kang absent, eh hindi ka dumadalo sa sesyon. Eh apat na araw lang naman yan. Tatlong araw lang nga, no? Because Thursday, usually, wala ng sesyon yan. Tatlong araw lang sa isang linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Ay nako, hindi ka pa makakadalo. Bakit? Eh siyempre, pag mag-training siya sa kanyang mga laban, ay iba, ilang buwan din ang kinakailangan niya na mag-training siya, no? Mag-practice siya. Ihanda niya yung katawan niya, yung sarili niya, yung utak niya, yung mga kabao niya, yung kilos niya, yung bilis niya, ay hindi po yon na bukas na bukas ka lang mag isang dalawa o tatlong araw lang, no, bago ang laban mo, na sasama ka sa isang training regimen. Eh, buwan-buwan po yan, no? At nakita na po natin yan. Mula pa noong congressman si Manny Pacquiao at naging senador mula noong 2016, ay ilang laban niya ba, no? Ilang laban ba siya upang ipagtanggol yung kanyang title, no? Bilang boxing champion. Eh, pero ito po, ay may balak na naman siya na makikipagbakbakan niya naman daw. Eh, siyempre, sinasabi niya, magdadala ako ng karangalan sa buong bansa. I will make the Filipino people proud na 8th division world champion ang kanilang senador. Nako, Manny, eh baka gagamitin mo ito na kampanya at fundraising. Eh kasi alam natin na malaki din ang kikitain mo dyan. Pero ngayon po, dahil nagpahayag ka na gusto mo palang tumakbo bilang pangulo, ay aba, mag-resign ka. Hindi po maganda na, at pinupuna ka rin po ng mga kasamahan mo dyan. Eh, si Antonio Carpo, sabi niya, kulang ka sa kakayahan. Eh, isang basihan niya, eh, yun nga, ang dami mong absent, no? So, kung ito po ay totoo at pipirma ka ng kontrata para lumaban ka sa ibabaw ng ring, eh, mag-resign na lang po kayo. Tama na po yan na we tolerated, the Filipino people tolerated na ginawa mong sideline ang trabaho mo bilang senador. Wala ka man po kayong nagawa. Sa totoo lang po. Wala kayong nagawa dyan sa Senado. Eh, hindi nga kayo nakakasali dyan, no? Sa mga debate kasi kulang naman ang kaalaman mo. Kulang naman yung kakayahan mo. Lalo na po sa weekend English. Pwede ka naman talaga mag-Tagalog diyan. Eh pero kahit na Tagalog lang, kung kulang talaga yung laman ng utak mo, ay ganoon pa rin po. Hindi pa rin po kayo makakagawa ng mga kailangan diyan, mga
kailangan na pag-usapan dyan o isulong dyan sa Senado. So, ito po, sabi ni Pacquiao noong nakaraang Marso, ano ba naman kayo? Eh, dahil lang mukhang tatakbo ako bilang Pangulo ay hinuhukay nyo naman yung aking ang daming absences. O ito, Headlines Inquirer, no? Pacquiao hits revival of his past absenteeism in Congress. Sabi niya, kine-question niya, sabi niya, bakit ano ba kayo? Ha? Bakit nyo hinalungkat yung pagiging number one absentee? Top-notcher, no? Kung bakit daw na ito daw ay ginagamit, isa po na tatawagin siya na incompetent. Walang kakayahan. Kulang sa kaalaman. So, gusto ko lang po ipakita kay Manny Pacquiao at sa lahat din po ng mga senador dyan. At gusto ko pong i-shoutout si Attorney Alwino Tolentino dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng information, no? At tungkol po sa mga rules of procedure dyan, the rules of the Senate, no? Lalo na po sa kung paano po kumilos at kumalaw ang ating mga senador, no? So, Attorney Tolentino po, magandang hapon po. I know na sinusundan niyo po ang ating live stream, no? At marami po ang mga dokumento na natanggap ko mula kay Attorney Tolentino. Okay, so, ito po, no? Nasa saligang batas, no? Nasa saligang batas. Hindi lang po na ako lang po ang gumagawa-gawa nito, no? Sabi po sa Section 16, Article 6, ng 1987 Constitution, a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day, and, ito po, no? And may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. Kailangan po ba ipaliwanag ito, Senator Manny Pacquiao, na maari pong ipa-aresto ang kung sino mang member ng panalagan, no? Panalagan sa Ilonggo yun, eh, no? The two houses, no? Of Congress, the lower house, the House of Representatives, and the upper house, which is the Senate. May kapangyarihan po ang Senate President, ang Speaker, na ipahuli ang mga member na hindi po umaattend sa kanilang mga session. Bakit po? Dahil ito po ang trabaho nila, eh, na makipagbahagi po sa mga usap-usapan dyan para po mag-ambag ng kanilang kaalaman at kung ano po ang maaari nilang sabihin sa pangalan po ng kanilang mga constituents. Of course, ito pong mga congressmen ay siyempre distrito-distrito at meron namang party list, no? Pero itong mga senador po, ang mga senador po ay buong bansa yung kanilang constituency na tinatawag. So, Senator Manny, dapat po malaman mo ito, no? Na yung trabaho mo as senator ay dapat po hangga't maaari ay wala kang absent.